Alright guys, ngayon update ko kayo. Bisitahin po natin yung ginagawang daan doon sa Mayharo, Ormoc Bypass Road. Okay, so samahan niyo ako. Let's go! So ayan, mula po dito didiretso po tayo papuntang Haro. Okay, may diversion, tayo po ay kakaliwa, papasok po ito sa proper ng Haro Leyte. Kakaliwa po tayo dito. Ito po yung kanilang palengke. Ito naman po yung Kabayungan Bridge dito po sa Haro. Tanong tayo dito. Ayun ba dito yung daanan na ano, yung papuntang Ormoc? Kanan. Okay po. Naglampas tayo. Ito po yung latest update sa bagong daan na ginagawa, Haro Ormoc Road, na kung saan mas mapapadali yung pagbiyahe ng mga biyahero papunta po ng Ormoc City. Okay, sumula po dito sa Haro, tayo po ay magbibiyahe ng halos 12 kilometer na lang po. Okay, sobrang ano na siya, no? Sobrang pinaikli na yung papuntang Ormoc. Bagong-bago yung daanan, no? Hanip. So ito po, may makikita niyo signage papuntang Ormoc. Okay, so dito tayo, dire-diretso po tayo. Ang tagus nito ay sa Barangay Kabintan, Ormoc City. Sipin nyo guys, dati ang Ormoc binibiyahe ko ng isang oras kalahati. Nasa ano yun eh, nasa 72 kilometers mula po sa bayan ko ng Alang-Alang, Leyte. Pero ngayon masusubukan natin. Sabi nila 12 kilometers na lang daw papuntang Ormoc. Welcome to Bugiyaw. So dito po tayo. Didiretso lang po natin to papuntang Alto Peak sa may Amandiwin. Tama. So, itong tulay na to dati dito pa kami dumadaan sa baba nun eh. Dito kasi nung time na yun, hindi pa yun naayos itong tulay na to. So lahat po ng mga nagbibiyahe, kailangan bababa talaga dito. So ngayon, okay na siya. Dito na tayo dadaan sa taas. Alright! So dir-diretso tayo. Kakanan po tayo.
Okay, so guys, may makikita ulit ko ditong signage. Nakalagay po na uwi papuntang Ormoc City. Ayan po, sa kaliwa. So, okay, pagdating natin dito, diretso ulit tayo. So, bilis-bilisan natin, nainit eh. Ang ganda po ng daanan. Medyo dito sa bandang to, paahon na siya eh. Aahon ka dito. Nagdilim yung kalangitan. Sabi nga, blessings daw yun kapag ikaw ay nauulanan. Tama po ba? Pakicomment na lang po sa comment section kung totoo nga bang blessings kapag ikaw ay nagbibiyahe at naulanan. Tigil muna tayo para nga abutin ako ng ulan eh. May checkpoint oh, mga aso. So, malapit na po tayo sa kabundukan. Nakikita na po natin yung mga bundok na umusok-usok. So ayan. Ayan, medyo lumamig po yung temperatura po dito sa lugar na to. Ani mo eh, para akong nasa Tagaytay. Madami din palang mga kabahayan dito. So ito na nga siya. So parang hindi pa siya. Kuya, diretso na yan papuntang Ormoc? Hanggang saan lang yan? Dyan lang. Ito, hanggang dyan lang. Ang kaliko, ang likod niyan, kuya, ano yan? Kabintan. Barangay Kabintan, Ormoc. Pero sa kabila, kuya, may kasada na yan. Mayroon. Sa Kabintan mismo, sa barangay. Mm. Pero nasira yata sa ba. Okay. Tagal pa yan, kumakos. Mga ilang mga sa kalkulasyon niyo po, mga ilang buwan taon pa po? Tagal pa yan. Eh panibagong budget yata yan. Picture muna ako. So, ito nga. Nandito na po tayo sa kuya, anong barangay to? Rubas. Rubas. Okay, so guys, nandito na po tayo sa Barangay Rubas, Haro, Leyte. So ito po yung ginagawang daanan na papuntang Barangay Kabintan sa Ormoc. So hanggang dito lang po muna yung daan kasi nga po hindi pa siya nabubutas yung bundok. Pero sabi ni Kuya, sa kabila po may kalsada na yan. Kulang na lang po itong mabutas itong bundok na to para po magtuloy-tuloy na po yung biyahe natin, yung mga biyahero na pupunta po ng Ormoc City. So, ayun na nga guys, nandito na po tayo sa Barangay Rubas sa Haro, Leyte. Ito po yung dulo ng kalsada papuntang Barangay Kabintan sa Ormoc City. So, hanggang dito lang po muna yung kalsada kasi nga po hindi pa siya nabubutas yung bundok.
So ayan po siya. Ayan. So sabi ni Kuya kanina medyo matagal pa daw, abutin pa daw ito ng taon bago po mabuksan itong daanan. So ayun po.